Hello guys. May sabihin lang po ako at gusto kong humingi ng pasensya kay Angel sa batang tutulungan ko po. Siya po kasi yung batang pinagalayan ko ng kanta para kay Francis Nayo Marcos. Pasensya na kasi sinabi ko na nakapangako na ako sa iyo. Nakapangako na ako sa nanay. Nakapangako na ako sa buong Maribeles, Bataan na pag ako'y nanalo, pupunta sa iyo. So nagkatotoo naman po. Kasi ginawa ko yung best ko, ginawa ko lahat makakaya ko para matulungan tong bata na to. Si Angel po, siya po yung batang nakagat ng ahas, na paralyzed po yung katawan. Nagaling kayo, diba? Iniwan po sila ng tatay niya. Tapos yung nanay niya na lang po yung bubuhay sa kanya. So hindi na po makatayo na maayos yung bata. Hindi na po makalakad, hindi na po makapagsalita na maayos. Wala pong trabaho yung nanay niya. Umaasa lang din po sa mga bigay, sa mga tulong ng ibang tao. Kaya po, pinilit kong makasali sa lahat ng mga competition na nakikita ko sa Facebook. Sarap competition, halos sinasalian ko po lahat para matulungan dong bata na to. Lahat ng premium na makukuha ko, bibigay ko sa kanya. Pero sa ibang mga palaro, hindi po tayo pinapalad. Kaya hindi po ako tumigil makapagsapalaran, makakuha ng premyo para may bigay ko sa kanya. At dito po, sa isang palaro na sa sarap contest na dito kay Sir FLM, pinush ko po talaga to. Sinikap ko, nagginawa ko siyang inspirasyon para manalo. So, nasungkit ko naman po yung panalo. Ako po yung nag-champion. Nakakuha po ako ng 1,100,000 mahigit. 1,100,000 views mahigit po. Nakuha akong views. Tapos, ito po kasi pinakamasakit sa akin. Ito po yung naging mahihirap sa akin. Nandito po ako sa ibang bansa. So, kinausap ko po yung side nila sa FLM kung paano ko po makukuha yung prize. So, hindi po sila pumayag. Hindi po sila pumayag na makuha ko yung prize na hindi ako pupunta doon. Kailangan ko po makapunta doon sa Pilipinas. Kailangan ko makauwi sa Pilipinas bago nila maibigay yung prize. Makiusap po ako na hindi naman po para sa akin yung premyo. Ibigay na lang po sa bata. Kasi mas kailangan niya po yun. At kahit anong araw siguro pwede kunin yung bata eh. Kasi kailangan niya po ng gamot. So hindi po pumayag sila sa Red Island. Lahat po ng reason halos sinabi ko na po para maibigay na po yung premyo para sa bata. So yun po, nag-message na po ako sa kanila na hindi ko na po kukunin yung premyo. Hindi ko na po kukunin yung prize. Sorry Angel, sorry po sa nanay, sorry po sa lahat mga tagang Maribeles Bataan na pinangakuan ko. Pero hindi po sila pumayag na hindi ba ibigay yung premyo para dun kagad sa bata. Kasi kailangan gusto po nila na makauwi ako sa Pilipinas. So, napakahirap ang sitwasyon ko. Uwi po ako sa Pilipinas. Hindi naman po ako pwedeng mag-flight dahil may virus. At hindi naman po, wala naman po flight na international. At wala po akong pera pambili ng ticket para makauwi ng Pilipinas. Sana lang
pag narasal ko na lang siguro sa Angel na makahanap ulit ko ng ibang paro. Kinusap ko ba yung ibang mga OFW dito? Magtutulungan na lang po kami, mag-aambagan na lang po kami para sa pagpagamot ni Angel. Sorry, Angel. Kasi binibigay ko naman talaga yung best ko pa sa'yo. Okay. Aside po sa Sir Francis Leo Marcos, maraming maraming salamat po sa inyo at binigay niyo ako ng opportunity para ma-show ko yung talent ko. Pero, ano po eh, ganun yung po yung decision nyo. Re-respetuin ko po yun. Hindi na rin po ako mag-message ng mga na makaawa sa inyo na ibigay nyo na yung premyo para doon na lang po sa batat, bilhin nyo na lang po ng gamot. Wala na po kayo ba masasabi, basta God bless na lang po sa inyo. Salamat po sa lahat ng mga OFW na mga nakiramay para mag-donate po ng mga tulong para dito sa bata na to. Kasi hindi po talaga ako pwedeng umuwi. Binigay po sa akin eh ng side nila sa Rep. LM bago mag-lockdown, kailangan makauwi ako. Kung hindi, bibigay po sa ibang mga rapper o sa ibang susunod ng competition. Wala naman po akong magagawa doon kasi decision niya po yun. Kaya respeto ko na lang po sa kanila. At ayun na lang po. Maraming salamat po pa rin sa inyo. Wala na ba akong masasabi? God bless po. Pasensya na dyan. Pasensya na po sa lahat. Pasensya na po sa lahat. Buong taga Mariveles, Bataan, umasa at maraming salamat po sa mga nagtiwala sa akin. Sunod po, kumakahanap pa po ako ng ibang competition. Sali po ulit ako para sa bata na to. Hindi po ako titigil para makatulong sa kanya. Para doon sa kay Jerea, bibigyan kita ng hanggang matapos ang lockdown para i-claim mo yung prize mo. Otherwise, hahati-hatiin natin yan o bibigyan pa rin kita ng chance para... Kasi ito po premium na to para sa mga rapper. Hindi to pwede mapunta sa charity. So dapat sa mga awit lang mapunta. So bibigyan kita ng chance to claim your prize hanggang matapos yung lockdown. Otherwise, dadagdag ko sa susunod na pa-premium ko ito. Easy nga po pala ng sigaw lihiti mo. Sir Jerea, napansin ko mali yung ginawa mo. Grabe, sobrang mali, sinira mo sa Sir Eiffel. Obvious na ginawa mo to para sa subscriber tsaka sa viewers. Alam mo maraming basher si Sir Eiffel. Alam mo na maraming makikisaw-saw. May usapan tayo sa GC. Diba? Sinimpatsyampa kita. Dahil para sa bata. Kung tutuusin kami, sigaw liiti mo, second place. Pwede namin ilaban yun. Pero hindi na namin ginawa. Kahit una ka nag-upload ng 10 days sa amin. Kasi nga, dahilan mo para sa bata. Mapupunta sa bata yung pera. Pero ngayon, maling-mali. Sinira mo si Sir Ring. Napakabait na tao. Sinira mo. Hawak ko yung pera niya hanggang ngayon. Oh. Ayoko ngang gasusin. Kung pwede nga lang hindi gasusin yung napanalunan namin kay Sir Eiffel, hindi ko gagasusin. Pero ikaw to, halatang para sa viewers, para sa subscriber, para simpatsyahan ka ng mga basher ni Sir yung ginawa mo. Maling-mali. Advice ko sa'yo, tol, bawiin mo yung sinabi mo. Kasi ikaw ang magigisa sa sarili mo, mantika. Masisira ka. Sige, tol. Pasensya na, pero mali ka talaga.